Good afternoon everyone, or magandang hapon na naman sa inyong lahat. So, nandito naman po ako. So, ngayon, ang isi-share ko sa inyo, paano maimintin natin itong kulay ng ating motorsiklo, Cruciflex, sa pamagitan ng mga sabon natin ginamit, or what we call this, ano tawag yun? Basta sabon. Sabon natin ginamit sa pagpangligo ng ating motorsiklo. So, matagal ko nang ginagawa ito, kaya yung mga motorsiklo ko, hindi nag-iba yung kulay, hindi nag-fade, kasi nasubukan ko na yung gumamit ng detergent bar. So, huwag kayong gumamit ng detergent bar katulad nito. This one is may whitening power siya. Then, instead na detergent bar, ito ang gagamitin ninyo, shampoo. Doon yun ang isasabon niyo sa motorsiklo niyo. So, kahapon, we're moving to the mountain with may mga sulfuric or mga sulfur na nahalo sa lupa. So, inadaanan namin siyempre magputi-puti itong area ng motorsiklo. So, we do the yung bayad. Nagbayad lang tayo ng mga 5 pesos per 3 minutes. Then, with power spray dito lang sa gulong area. But this happened na nagputi-puti because of the sulfuric area doon. Kaya, iwawasing ko, gamitan ko ng shampoo saka conditioner itong motorsiklo. So, not so expensive ng ganitong style pag-alaga ng motorsiklo kaysa bumili tayo ng bagong pisa kasi nag-feed na yung kulay. At saka, hindi naman ito daily iwawashing. Wasingan ko lang ito kung grabe ng dumi. At saka, tapos is yung once a week lang. So, pakita ko yung mga puti-puti, yung spot-spot na nakita ko ngayon, kaya napilitan ako na iwawashing ko na lang with the use of a shampoo and conditioner. So, ito ang itsura niya, yung galing kami doon sa sa mountain, yung sa sulfuric area. So, may maraming sulfur. So, dito sa bandang Tambotso yan. So, pangit, hugaw. Then sa gulong natanggalan ng kaunti pero may naiwan pa rin mga dilaw. So yun ang alisin ko ngayon with the use of the shampoo and conditioner with this motorcycle. So ngayon mag-mix na ako with tarang bunting. Ito ang basahan na gagamitin ko for yung pagpunas, pero bubuhusan ko pa rin yung tubig para mabasa. So, this is a shampoo. Normally, is may sabon talagang pang sasakyan. So, ubusin natin yan. Pati yung sudlanan, isagol. So, this is the conditioner. Ano makita niya? Gamay pa kita tayo. Yan. So after that, lagyan natin ng tubig. Hindi natin sobrang damihan yung tubig, yung tama-tama na makatapos sa buong motorsiklo. Kasi pag damihan ito, wala na, dilit na kayo siya effective. So, ang mangyari nito is mabango pa yung motorsiklo mo. Safety pa sa mga yung pagpipid ng mga kulay, kasi yung detergent bar may yan is may whitening power yan. So there's a possibility na magpid yung kulay ng motorsiklo niyo. So kulang pa sa tubig, wala tayong kabong, sorry, akong kabo, so ala na lang. Yan. So, ready na ito. Ito yung ibabad itong pangpunas, yung trapo. Then, after that, ang hinos ako. So, babasain natin ang buong motorsiklo. So, dito sa bandang area, lalo na dito area, ingatan ninyong mapasukan niya ng tubig. Nandito sa harap yung ECU dito. Then, isa pa, hindi ko lang mapakita sa inyo lahat after na tapos ko nito with the use of shampoo and conditioner.
ang gawin ko dito is yung part, lalo na sa area dito tapos yung may electrics, yung may mga kuryente, i-blower ko yan. So itong motorsiklo, ang dali lang i-maintain, i-wash. So no need na magpunta pa tayo sa yung mga washing station. Kasi pag hindi ko ito i-washing, there's a tendency na makalawang itong parts kasi yung pinuntahan namin is maraming sulfur doon. So haba pang wala pang balas itong punas, ang unahin natin itong headlight. Kasi pag may halo itong balas o buhangin, magasgas ito. So after na ito, ang mangyari ito, wala, hindi ka na makakita yung parang tawag yun, yung lama-lama ba. So since tapos na tayo punas ng sabon, titira na tayo ng tubig, banlawan na natin. So natapos na natin nabanlawan ng tubig, iangat na natin siya doon sa taas para ipa-dry or punasan natin ang dried on. Then itong mga area sa ilalim na may mga tubig na nakapasok, yan, i-blower yan. So since wala tayong compressor, so ang gagawin ko na lang isa yung hair blower. Marami mang nabibili doon sa Shopee, sa 300 lang yata yun, sa murang halaga. So pangata tayo. Alikabok gamit ng punas na microfiber. So para hindi masyadong mahaba, pakita ko sa inyo ang resulta ng inanyo ang so it look like brand new, di ba? Hindi pa yan na tapos na punasan kasi medyo basa pa ng kaunti, pero it look like yung naging brand new ang motorsiklo. So ito yung area yung naglama-lama kanina, yung dahil sa sulfur. So wala na. So tapos ko na washing, tapos kulang na lang is itapos ko i-dry. Hindi na kasi sobrang hinay, dugay kumahuman. So ang gagawin ko is punasan ko na lang the use of microfiber. So napakita ko naman sa inyo sa parang brand new itong motorsiklo, naging brand new. So yun ang pag-alaga ng motorsiklo. So hindi ko masabi na ganito ang gagawin. So sa akin lang, inishare ko lang sa inyo paano ako nag-alaga ng motorsiklo dito sa aming bahay. So minsan is if ever yung wala tayong pangbili ng shampoo, mayroon namang shampoo doon ginagamit sa anak ko, yun ang kukunin ko. So again, thank you very much for watching. Hopefully you get some idea kung paano manatiling hindi mag-fade or hindi maglubad ang color sa inyong motorsiklo. So ito ang isa sa ma-advise ko na ganyan ang gagamitin. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon. I love you. Bye-bye.